one of the candidates you're running against is Ferdinand Marcos Jr., the front runner. His family was accused of stealing $10 billion in 1986, and only 3.14 has been returned to the Philippines as of 2016. How do you look at that? The fact that he is also a front runner, and thank you. Kaya nga kung may Supreme Court decision na talagang nagnakaw sila, tapos may nabalik na dito sa Pilipinas, so may nilakaw talaga kasi may nabalik eh. So ganito ang ano ko sa ang social media ngayon masyado kasing deceiving factor doon sa mga young people. And I just want to remind them na hindi lahat ng halos no, ilan lang hindi lahat ng nakikita nila sa social media ay totoo, no? Imulat natin yung mga mata natin, baka pagdating ng panahon ay magsisisi kasi ang pagsisisi nasa laging nasa uli. Sabi niyo po, the lies on social media that people believe, right? Ang dami pong hindi totoo. Dami, marami po. Parang ang nangyayari po ngayon, yung social media, actually by design, spreads the lies faster. Yes, yes. So, ano pong advice niyo po sa mga tao tungkol sa pagsisinungaling? Because people believe it, eh. And, you know, how do we, as Christians, as Filipinos. No, it's hard to blame them, the people, because they are naive about the information. Kung ano yung information na natatanggap nila sa social media, eh, kung wala silang ibang narinig about this issue, maniniwala sila doon because yun yung nakikita nila palagi. So, but the thing is, dapat ang ating gobyerno may control pagdating sa mga releases ng mga news, mga fake news, lahat. Dapat subuin kasi yung mga nagtatrabaho, yung mga nagsiservisyong tapat, madadamay eh. Nadadamay na, kumbaga, kahit na gusto nila magservisyo ng tapat, gusto nila ginagampanan yung trabaho, eh, nadadamay kasi may maraming mga fake news na lumalabas.